Ikaw ba ay may Martin? Kala mo ba ito'y perfect pa? Ngayon, malalaman mo, ituturo natin kung anong mga issue ng gantong brand. Akala ng marami kapag mahal ng gitara nila, ito ay perfecto na o napaka-less ng mga nagiging problema. Pero di natin alam, mas ito pa nga ang mas nagiging o nagkakaroon ng malaking problema. Bakit nga ba? Maaari nyo kong sundan sa aking FB page at i-Waze o i-Google Map ang Guitar Doctor Philippines, at meron din po tayo sa may Shopee, hanapin lang ang Mil Uzi Shop. Ang Martin ay nakadisenyo sa malalamig na klima, like Amerika. Ang Pilipinas ay isang mainit na bansa o lugar. Kaya kung ito ay dadalhin mo sa Pilipinas, sigurado ang mga glue neto ay magluluwagan o matatanggal o mag-i-slide. Ano ang mga naging epekto nito sa gitarang Martin? Ang Martin ay isa sa kilala o pinakakilalang manggagawa ng gitara o gumagawa ng gitara sa buong mundo. Ngunit hindi ba natin alam na ang Martin ay may malaking issue na hinaharap tulad nito? Tinanggal natin ang likod ng gitarang ito. Bakit? Dahil ang mga brace sa loob nito ay kusang nagkakalasan. Kapag ito ay ginamit mo, makakarinig ka ng mga kakaibong tunog. Dahil kumakalampag ang mga brace sa loob. So ito, dinala sa atin para ayusin. So ipapakita natin, makita mo naman itong brace na ito, naiwan na. So ipapakita natin, no? Maaaring hindi mo napapansin sa iyong Martin na meron pala itong problema. Halimbawa, ito. Yeah. May kita mo ang brace, syempre nasa loob. Hindi mo mapapansin kung ito'y nakaangat. So example, pakita natin kung ito'y nakaangat. Gumagalaw yan. Ayan. O sige, para hindi tayo mahirapan, magpasok tayo ng isang bagay sa loob. Ayan. So napakalaki ng inangat niya. Hindi lang yan, pati rin dito, syempre. So hindi lang din yan. Ayan na, kung gaano kaluwag ha. Kahit dito meron yan. Tingnan pa natin sa iba. Ayan. So kung mapapansin mo, halos baklas na siya lahat. Ayan. Baklas. So yun, nakikita nyo naman ha, nakaangat na mga brace. So hindi mo papansin yan dahil nasa loob yan. So tingnan mo naman yung top, ay yung back pala. Yung back nyo ito. So ayan. So ito yung isa dito, no, nabaklas na. Baklas na. So tingnan mo yung mga brace. Yan. Kita mo kung umangat, no? Tapos iisipin mo, kalam perfecto yung gitara mo. No. Kaya yung iba maaangas eh. Akala nila pag Martin maganda na yung gitara nila. Masasabihin pa sa'yo, mali ka. Pag sinabi mong yung Martin may mga problema, sasabihin pa sa'yo, mali ka. So yan, papatunayan natin, no? Binaklas na natin yan para mariglo natin ng maayos. So yan, itang kita na ninyo na ang Martin ay may problemang hinaharap. Bakit nga ba nababaklas ang brace ng mga Martin? Ganito yan. Halimbawa, yung glue ginamit mo ay nakadesign sa Amerika. Siyempre, ang ilalagay nilang glue dito ay matibay sa lamig. Diba? Kasi malamig doon. Eh kung ilalagay mo sa init, malulusaw yun. Ano ba yung ginagamit nila? Is para silang malambot na glue yun eh. Kung makakita ka ng wood glue, no? Try mong initan ng blower yun. Anong nangyayari? Lumalambot. So dapat, ang glue
na gagamitin kung dadalhin mo ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas, dapat ay matibay sa init. Yan ang sinasabi ko, na hindi porket matibay yan sa bansa nila, eh matibay na rin sa bansa natin. Dahil yung glue na ginamit nila is nakadesign para sa bansa nila. Pero ang issue natin dito is pinapakita lang naman natin yung problema ng Martin na umaangat ang mga brace. Kahit yung mga gilid nito nag-aangatan na dito bago natin tanggalin to, halos ito naghihiwalay na to, yung pagkakadikit sa gilid dito. Kaya nga mas madali ko nabaklas na to eh. Yan. Yan ang problema ni Martin. So, kahit ang bridge niyan, ganyan din ang nagiging problema. So, ipapakita natin. So, ito yung bridge, no? Makikita mo yung mga nakaangat na rin yan. So, ito yung halimbawa, no? Yan. Medyo pumapasok na rin yung papel. So, ibig sabihin yan, umaangat na yan. Pag sinilip mo kasi, makikita mo medyo angat na, pero mahirap lang ipasok yung papel. Siguro, mas manipis pa yung angat niya sa papel. Pero, umangat na siya. Pati dito mismo. So, ganyan sa lahat ng mga Martin nangyayari. Kaya marami na tayong narig glue na bridge ng mga Martin. Pero, siyempre, sa tunog, no? Napaka-solid na itong Martin na ito. Kahit ako, bilib ako sa tunog ng Martin. Ang problema lang talaga nila is kung paano mamimaintain yung gitara nila dito sa Pilipinas. So maraming salamat sa panonood sa ating vlog na to. Pasensya na kung napakabihira natin gumawa ng video. Medyo busy, marami tayong trabaho. So ito, kailangan ko na itong gawin at tapusin. Dahil yung may-ari ay gusto na rin itong makuha. Ngayon, at least alam nyo na, ang haharapin nyo kapag pumili kayo ng Martin Guitars. So, depende rin siguro kung may yung mga Martin na mamahalin siguro talaga, no? Kasi, yung ano, kumbaga, mass production din kasi itong mga gantong model pa eh. Pero di natin alam yung, ano eh, yung handmade mismo yung custom nila na yung mamahalin nilang mga Martin. So, di natin alam kung gaano kapulido pagkakagawa nun. Pero, may mga nahawakan na rin ako na mga nasa 100 plus na Martin, ganyan din ang naging problema. Siguro, baka mga nasa 500,000 na Martin, baka maaaring walang problema. Kasi wala pa naman tayo ng hawakan na 500,000 halaga ng Martin na may ganun problema. Actually, hindi lang Martin ang humaharap sa mga ganito problema, kundi pati Taylor. So, wala lang tayo ma-sample na Taylor dahil Martin ang may nagpagawa sa atin nito. So, maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Tatak Noypi. At ito, it's God bless.